So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Gardens by the Bay. Sa background natin, yung tinatawag nating Super 3. Okay. Ang kinaganda nito Super 3, hindi lang naman siya design lang. Kung hindi, ano yan, kinukolekta niyan yung ulan at ginagawa niyang kuryente. Okay. So, power source yung mga puno na yan na kung saan pag bumuhos yung ulan dyan, ginagawa nila, kinukonvert nila yung kinetic energy into electrical energy. Okay? So, for today, just like what I said, ang tatalakayin natin ay walang iba kundi ang cochlear implant. What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga rehabilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig ulit at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mabago sa channel, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness or hearing health awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, game na rin ako, please hit that subscribe button and share this video. So, bago tayo mag-umpisa, I would like to thank all of our participants in our monthly raffle na kung saan as of today, nakapamigay na tayo ng dalawang hearing aids at least 5,000 pesos para meron tayong pa-check up ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Okay. In the last 3 weeks, nakapag-vlog na tayo about hearing implants, particularly yung tinatawag nating sound bridge at bone bridge. Ginagamit natin yung sound bridge and bone bridge pag dun sa mga pasyente na kadalasan hindi sila nagbe-benefit sa hearing aids na merong ibang medical condition such as atresia, otitis media, at kung ano-ano pa. Okay. In this particular episode, ang tatalakayin natin kung ang hearing aids ay hindi na ubra at ang ating other hearing implants ay hindi ubra, particularly yung ating bone bridge and vibrant sound bridge, ano pa ba yung option natin? So, in this episode, ang tatalakayin natin walang iba kung hindi ang tinatawag nating cochlear implant. So, paano ba tayo nakakadinig? Importante malaman uli natin yung fundamentals, how we hear. Kasi kung maiintindihan natin yung mekanismo ng ating tenga, mas maiintindihan natin yung mga devices na pinipresent natin dito sa Earflix. Okay? So, ang ating tenga ay may dalawang pathway, yung air conduction pathway at ang tinatawag nating bone conduction pathway. Parehas itong pathway na to will end up stimulating our cochlea. Okay. Tapos sa loob ng cochlea, meron tayong mga hair cells doon na kung saan yung mga vibrations sa environment ginagawa niyang electrical signal. Okay. Yung electrical signal na yun is magre-relay o dadaan sa ating nerve. Aakyat ngayon sa ating brain at yung brain mai-interpret yun as tunog. Okay. Sa kasamaang palad, may mga individuals na yun nga, nagkaroon sila ng sensory neural hearing loss na ubos yung kanilang pandinig, ang choice na lang natin pag ganun is to create a bypass o itatawag nating cochlear implant. So yung cochlear implant is a medical device or is a system na kung saan binubuo ng dalawang component. Yung internal component at yung external component. Yung internal component, tawag natin doon cochlear implant. Yung external component, tawag natin doon speech processor. Paano ba siya gumagana? Napakasimple lang. Okay? So, ang gagawin ng ating external component, kukunin niya yung tunog sa environment at ipoproseso niya yon. Parang computer. Okay? Poproseso niya yon at gagawa ng mga program. Yung program, i-relay niya ngayon sa ating implant. Gagawin ng implant, susundin niya kung ano yung mga programs na yon at
i-elicit ngayon yung electric signal sa pamamagitan ng kable sa loob ng ating cochlea. Yung electric signal na yon ay aakyat sa ating ugat at may interpret ng ating tenga or ng ating utak yung mga tunog na yon as sound. Okay. Para kanino ba ang cochlear implant? Okay. Ang cochlear implant ay indicated para doon sa mga individuals na may sensory neural hearing loss. Okay. O yung mga taong may damage na yung kanilang inner ear. Okay. So ano ba yung mga karamdaman na meron tayong sensory neural hearing loss? Eh, ito yung mga pasyente na over time yung masyado nang na-expose sa noise tulad sa background natin, medyo maingay. Doon, yung mga kadalasang mga taong nasira yung pandinig dahil sa pag-inom ng mga ototoxic drugs. Okay. Doon sa mga taong nagkaroon ng head injury or trauma. Okay. Pupwede rin siya doon sa mga tao na may hereditary sensory neural hearing losses. At syempre, pinaka-importante sa lahat, yung presbycusis o yung dahil sa katandaan. Okay. Ito rin ay indicated doon sa mga taong hindi na nagbe-benefit sa hearing aids. Okay. Kahit gaano pa kakalakas yung hearing aids nila, kahit na palitan pa nila ito into vibrant sound bridge and bone bridge, parehas na walang benefit. Kaya ang ating solution lang is yung tinatawag nating cochlear implant. Okay. Yung mga recipient din, dapat may access sila sa regular programming and mapping. Okay. Siyempre, kailangan may follow-up parate. Kung hindi, hindi magiging epektibo ang gamutan. So, ano naman yung mga hindi indicated ang cochlear implant? Pag yung cochlear implant, dapat yung magiging recipient natin is tinatawag natin may realistic expectation. Kumbaga, pag na-surgery na sila at na-install na yung implant, dapat makikinig lang sila doon sa kanilang audiologist at sa kanilang surgeon kung ano ba yung dapat gawin. Kasi hindi naman siya immediate eh. Hindi naman pagkatapos ng installation ng implant ay makakalinig agad. Merong proseso. Okay? Magdadaan siya sa rigorous na training, speech therapy at programming. So, paano ba ginagawa yung cochlear implant? Paano ba yung surgery? Napakasimple lang. Una, dapat pasok tayo sa criteria. At meron tayong mga test result. Unang test result is, syempre, dapat meron tayong profound hearing loss. It's either dalawang tenga o kahit sa isang tenga lang. Okay. Pangalawa would be, meron tayong resulta ng ating CT scan at MRI. Kaya natin kailangan ng CT scan at MRI para malaman natin kung buo ba yung ating inner ear. At syempre, kung meron ba tayong ugat sa ating inner ear na magdudugtong ng tunog papunta sa ating brain. Okay? Next would be, of course, i-assess tayo ng ating mga doktor kung pwede ba tayong mag-undergo ng surgery. So, ang mangyari nun is, on the day of the surgery, okay, syempre, dapat wala tayong laman yung ating tiyan o operan yung ating likod ng tenga, mag-i-incise ng mga 2 to 3 centimeters at gagawa ng well o ng ano ba ang well sa Tagalog? Balon para ma-reach yung ating inner ear at para maisuksok yung kable ng ating implant. Okay, ganun lang kasimple. Yung surgery usually nagla-last for about 3 to 5 hours. Na nagtatapos ang ating vlog. I hope you learned something new today. Bago tayo matapos, syempre meron tayong mga announcement. For our daily or monthly raffle, ang gagawin natin is every episode, magla-launch tayo ng ating keyword for today na kailangan nyong tandaan. Okay? Ito yung parang way natin para ma-assess o magkaroon tayo ng feedback na natututo kayo sa ating vlog. Okay? And syempre, at the end of our or during our raffle, dapat mapanood nyo yung ating live telecast. Usually, gagawin natin siya sa last day ng buwan. Tapos, ang kailangan nyo gawin is, dapat present kayo doon, mapanood nyo. Kasi kung hindi, magre-reroll tayo ngayon. O yung gagawin natin, bubunot tayo uli. Okay?
Siyempre, pag kung sakaling kayo nabunot, kailangan i-check namin kung nakuha nyo ba yung mga keywords natin for the last episodes of the month. Okay? So, for today's episode, ang ating keyword ay MRI and CT scan. Okay? And para sa ating short, friendly announcement or advertisement, meron tayo sa link sa baba yung ating mga ENT doctors na po pwede nyo lapitan in terms of your public or kung gusto nyo ng charity rate na mga hearing test at syempre yung inyong public or private rate na mga hearing test at syempre yung consultation sa inyong ENT. Meron tayo so far na dalawang clinic na tinatry nating tulungan dahil maliliit na clinic to. Maaaring matulungan din kayo sa inyong pangangailangan. Ito ang Family Hearing and Speech Center sa may Cubao, Quezon City. At yung isa naman is yung Clarity Clinic sa may Zamboanga. Okay? So, ibig sabihin, nakakaabot na rin ang ating Earflix channel sa hindi lang sa Luzon, kundi pati na rin sa Mindanao. Okay? So, I hope to see you soon again. This is again Sir Ero saying we will make disabled able. Paano natin gagawin yun? Share this video and take note of our keyword for this episode. Bye!